So what's up mga boss, at welcome back ulit sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Today video mga boss, meron lang akong i-share sa inyo na mahalagang bagay ito mga boss, kasi marami mga nagtatanong tuwing kailan sila nag-change oil, monthly ba, o may mga ganun eh, tuwing kailan magpapalinis ng panggilid, tuwing kailan mag throttle body, kailan magpapalit ng fuel filter. Marami mga nagtatanong sa ating mga followers at mga subscriber na hindi pa nila alam yung mga bagay na to. Kasi ang alam nila, every month, yung kagaya kahapon mga boss, merong MIUI 125 na hindi na umaandar. Ang sabi nila, kaka-change oil lang daw. Pero, yung totoo, matagal na siya nag-change oil. Buwan na, araw na lang, mag-iisang buwan na. Kumbaga, lalamog driver siya, araw-araw niya ginagamit, hindi niya alam kung gaano katagal, kung gaano niya kalayo ang dinidelivery niya. So, dapat yung mga maintenance sa mga delivery, grab, at saka mga angkas, mga habal, mas maiksi yung maintenance niya kaysa dun sa mga service lang pangpasok sa trabaho. So bago natin simulan mga boss, huwag mo kalimutan na mag-subscribe at saka mag-follow sa aking Facebook page at saka sa aking YouTube channel. Hindi to clickbait mga boss ha. Yung video na to ipapakita ko sa inyo actual idea at saka information. So ganito kasi simple mga boss, explain ko lang sa inyo bagya ano. So kung napapansin nyo, meron ditong odo. And odometer yan. Speedometer. Lahat ng motor meron yan. Kotse meron yan. So ngayon, marami mga nagtatanong, tuwing kailan mag-change oil? Ang change oil mga boss, nakadepende yun sa langis. Kung halimbawa, yung langis mo, ang capacity lang nun ay 1,000 km. Every 1,000 ka mag-change oil. Hindi isang buwan. Hindi isang buwan at kalahati. Hindi dalawang linggo. Hindi tatlong linggo. Kasi yung langis, nakadepende yon sa capacity ng tinakbo. Pero ang may re-recommend ko sa inyo, eto. Hindi yan ba yan? Ang Delo mga boss, 4,000 km bago ka mag-change oil. Hindi isang buwan, hindi dalawang buwan. 4,000 km. So kung meron na kayong existing na ginagamit na langis, hindi na natin mapipigilan yan, sinasuggest ko lang naman sa inyo, yung Delo Gold. Ngayon pag-uusapan natin, ito. So pag-uusapan natin, yung linis naman sa panggilid. Ang linis naman sa panggilid, sa mga regular services naman na bahay-trabaho, kahit 3 months. Pero kung nag-aangkas ka, nag-grab ka, nag-ahabal ka, every month, ipacheck mo yung panggilid. Kasi iba yung banat nung may sakay, may deliver, hataw dito, hataw doon, iba. Tapos, ito namang fuel filter. Sa lahat ng fuel filter, ang palitan naman ito every 5,000 km. Fuel filter. Giniagawa mo! Yung gear oil naman, every 10 to 15,000. Ayan, gear oil na dito. 10 to 15,000 km, palitin ng gear oil. Tapos, ito naman yung pinaka-importanting topic na lagi kong binabanggit. Ito yung fuel filter. Sa fuel filter mga boss, ano naman to? 25 maximum at saka maximum nun is 30,000 bago mo palitan yung mga fuel filter. Tapos ito yung sa yan. Throttle body, 25 hanggang 30,000 maximum bago mo ipalinis. So ang basihan sa lahat ng maintenance, titingin kayo sa odo, hindi sa buwan, hindi sa weeks. Kasi meron mga driver, nagdi-deliver sila sa loob na isang araw, maximum nila 200 to 300 km per day. I-multiply mo yun ng isang buwan, ibig sabihin papalo siya ng 9,000 km sa loob ng isang buwan. Hindi na siya pasok dun sa capacity ng langis. Tapos hindi na siya dun pasok sa capacity nung sinasabing monthly ang maintenance. So kaya ang suggest ko sa inyo,
kung hindi umaandar yung odo nyo, palitan nyo ng gearbox, palitan nyo ng cable, para dito nyo lahat makikita. Dito nyo ambasyan para magpalit na kayo ng belt, magpalit na kayo ng bola, magpalit na kayo ng mga bagay-bagay na pang maintenance ng motor mo. Yung sa belt, pansinin nyo yung belt, pansinin nyo yung belt. Yung belt, sa manual, nakalagay 24 hanggang 25,000 sa bit, sa Mio. Bakit sa kilometer sila nakabase, hindi doon sa buwan? Kasi yung capacity ng belt, sa test nila, ganun lang kalayo yung tinakbo, mapuputol na siya. So yung iba kasi, nagpalit na last year, anong odo? Hindi ko matandaan eh. Dapat yun po ang tandaan nyo, yung odometer, yung tinakbo ng motor nyo. So yun again mga boss, sana meron po kayo natutunan sa video na to. At pinabahagi ko lang sa inyo yung mga konting kaalaman namin para makatulong tayo sa mga kapwa nating managmumotor. At huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-follow, i-share nyo yung video na to mga boss para makatulong tayo sa lahat ng mga kapwa nating nagmumotor. Kasi merong ibang mga mekaniko mga boss, merong ibang mga shop, gahaman. Wala silang pakialam. Nakita nilang okay pa, papalitan nila. Nakita nilang okay pa, sasabihin nila sira na. Pero yung mga sira, sasabihin nilang sira, ibibenta nila ulit. Maraming ganun mga boss. Ingat kayo. Kaya, asya ang payo namin sa inyo, sa lahat ng matutulungan ng video na to, i-share nyo mga boss, para matulungan na natin sila lahat. At, check up dito sa shop, libre. Reset ng ECU, libre. Sa lahat ng mga masisiraan sa daan, rescue nyo, dali nyo rito sa shop, libre ang labor, wala po kayong babayaran. Sa window shop lang yan mga boss. Nandiyan yung link sa baba. Kung gusto nyo magpabook, nandiyan yung link sa baba mga boss. Again mga boss, Helbert Flores sa window shop, salamat sa panonood nyo. Sana meron kayong natutunan at sana ingatan nawa kayo palagi sa lahat kung nasaan man kayo. At salamat. O, may bisita tayo mga boss, to. May bisita. Abs, shout out up. Shout out kay Window Shop, kay Boss Helper ha. Eh, grupo ka? Wala, hindi ako nakasal. Kanya yung motor. Babs. Shout out kay Bags Nantes, at kay Kim Buwan, na lagi dito sa Window grupo Shop. Grupo nyo? BFI UC, kay Pops GP. Sa facility namin. Ilan na yun si Pops. Thank you. So, yun mga boss. At... Salamat.